The Bible says, with regards to the issue of what is the best of times, kunwari yung verse 10, do not say, what is the cause that the past days were better than this? For thou dost not inquire wisely concerning this. So, what that ibagbagan of wisdom, when it comes to what is the best times, is what natin jay, you should inquire wisely concerning this. Because even during the time of Solomon, and by the way, I would like to inform you that among all men, ni Solomon, ni kinikami ako Diyos, iti bendisyon when it comes to wisdom. Amen. Okay? Hanggang mabalik na ang garden in the past.
Pilipino mga Kristiyano, hindi makatay yung Japan. Dapat bangga sa Pilipino mga
the life of a believer, we have our present privileges. Okay? At dati magpunta na present privileges, tatawis mo para kagalite yung anak na itinamati kanya ako tayo na Jesucristo. And one of the present privileges that you have now, kasi sometimes when you come to church, I do not really know what you are thinking, what you are thinking, what you are doing, but let me tell you, my friend, that even now, even at this present time, you have a present privilege coming from God. Number one, you are love of God. Amen. And being love of God, my friend, is a privilege that you have now. Okay? At dati pa, inayang na kanya ang Diyos, and that is a privilege actually. Uray tata, actually, adaging ka if you are a believer of the Lord Jesus Christ. Na dyan, ayaw ni Jesus Christo, adaging ka. There are so many verses in the Bible. We can start from John 3:16. For God so loved the world, it speaks of you. You are included in that. That is a present privilege. The love of God is in you. You are loved by somebody. Sino mo minsan? Nag-garaw tayo. Bilang at suwisa ilang narasan. Ito suwisa ka. Awal, hindi makayayang kita. Imposible yun ka. Imposible na awal makayayang kita. Awayan na makayayang din yung boyfriend mo. Awal boyfriend mo. Okay. Apayan na makayayang din ni mama. Han. O si. Apayan na makayayang din ni tatak mo. Awal din ni tatak mo. Natayo din yung bigyan pa yan. Apayan na makayayang din ni kapsan mo. Han. Okay. Namati ka ng Jesus Christo. Well. Adam may ayat kita, di Abu Yus mismo. And that love, my friend, adagin ka uray tata mismo. And then we tell you from Romans chapter 8 that nothing can separate you from the love that is in Christ Jesus our Lord. Gusto nga uray mo, ayay di ma, may experience mo na tagayin ko, count it as a great privilege because it is really a great privilege to be loved by God. I would rather have the love of God than the love of anyone else other than God. Madam, ang ganyan po, hindi talaga na makayat kita. Awal na mga umabak, hindi pa nagayat ka ang Diyos kita. Because God's love is eternal. Of course, ang dati ko ni mama, ang dati ko ni daddy. Ako pa ay ayat ulang na kita. Siguro ha? Ah, ay ayat ulang. But their love, actually, hanggang lubong lang na ita. At dati pa nagpapigana. Amen? Amen. The love of your parents, ako ni Adaginip na diyan, hanggang buhay lang sila. Pero sa tulad, pag wala na sila, wala na rin. Okay? Pero ang magmamahal ng Diyos, eternal yan. Eternal yan. Magunaw man. Ang nadaligin ka katato. Magunaw man. You are justified first. The meaning of the word just
Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan ko, pinayaman ka ng Diyos.
Thank you.
Whatever accomplishments you have, the desire of God may